naguri ang cancer ng tribo. May terminal case nga ba ang pagkamataray? Pagiging intrimitida. And it's time for a tribal shuffle. Kayo din, papipiliin din kayo. At pagiging plastic? Sorry. Pasensya na lang, pero hindi ko naman to laro eh. Kagabi sa isang exciting tribal council, ginamit ni Casaway Maria Isabel Lopez ang kanyang immunity para masagip sa eliminations. Pero naging void ang unang round ng botohan. At sa sumunod na tanggalan, ang former beauty queen ang napatalsik sa isla. Fresh from her eviction, sasalang si Maribel sa lie detector test para matapang na harapin ang mga intrigang ipinupukol sa kanya. Can Maribel outwit the accusations? Can she outplay the compelling evidence? Can she outlast the polygraph exam? Alamin dito lang sa Don't Lie to Me, Reloaded. Gusto ka na ba ka na mag-deny? At hindi naman don't tell a lie. Kung nagkakabistuhan na, ba't tumeeching ka? Yes or no lang ang sagot, pero huli-huli ka. Shake it, shake it, sweet. From your head down to your feet. Gusto ka na ba ka na mag-deny? Pag tinanong, don't tell a lie. Taas yun! Ilang feet yun? 12 lang? Halos naubusan na ako ng oxygen! Iba na ang temperature doon, 12 lang yun! Kasi naman itong mga snaps, sabi ko sa inyo, mag-gym kayo! Malay mo lang ba kayo naman yung snaps dancers? Kung alam nyo lang kung gaano kabigat! At syempre mga kapuso, this is the Pwesto na. Ito na po ang Don't Lie to Be Reloaded. Ang pinakapaboritong segment ni Joshua Aquino na panganay na anak ni Chris Aquino. Kapuso si Josh. At nandiyan na rin po ang ating mga kaibigan mula sa Philippine National Red Cross QC Chapter. At ay naman, si Chief Inspector Corpus na nagpakulot pa ng buhok nang malaman niya na ang kanyang idolo ang sasala ngayong hapon sa Don't Lie to Me. Magandang hapon, the controversial, ang sexy pa rin, Miss Maria Isabel Lopez. Good afternoon. Hello, sweet. Magandang hapon. Talagang gusto mo makita ang paglalay ko, ha? Yung ginagawa kong kasinungalingan sa Survivor Philippines, gusto mong makita ang paglalay ko para sumayaw ka ng sumayaw. Ay, napay, mother, kaya ka ikaw talaga ang pinasala ngayong hapon dahil naloka ang sambayan ng Pilipinas sa mga pinaggagawa at pinagsasabi mo habang nasa isla ka. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Narito na ang unang tanong. Ayun pala yung isa. Nako, Miss Maria Isabel Lopez, tumawag kagabi sa Showbiz Central mismo ang opisina ni Miss Cherry Dumlao Nulo ng Truth Verifier na gamit-gamit ang kanilang hotline ng telephone number 634-7571 at 634-7573. At gusto niyang malaman, sir, palagay mo ba, deserving mo ba ang titulo na cancer ng tribo? Grabe, ang sakit doon. Abang, parang ginawa kang sakit. Naku, Miss Maria Isabel Lopez, don't lie to me. Yes or no? Yes. Yes? Deserve daw niya? Tingnan nga natin. Kasi ako yun, naku, dahil hindi ako papayag, no? Kinumpira kasi isang malubhang sakit. At saka napanood ko nung Friday, parang talagang tuwan-tuwa yung mga katribo niya nung na-vote out siya agad-agad. Chief Inspector Corpus, sumang-ayon ba ang iyong kulot na buhok at ang ating digital lie detector test? Is it the truth or a lie? Ay! Naku, truth! So, bakit ka? Why do you agree that they call you that? Alam mo, karapatan nilang sabihin yon. Dahil binulabog ko sila, ginulantang ko sila. Pinaranta mo sila? To the point na apat na nag-quit at isang pares na wala na immunity bracelet, karapat-dapat lang na cancer si Maria Isabel Lopez bilang castaway. But I disagree na ako ay cancer sa totoong buhay because as a mother, as a person, as a beauty queen, as an actress, alam ko naman na ako'y hindi cancer. Pag-uhusgan nila yun. Pero sa game, sa isla, pag-uhusgan nila yun sa akin bilang isang castaway na naglalaro sa Survivor. Yun na. Ganong kataas ang self-esteem ko, sweet. At gusto, alam mo, mahusay pa rin sumagot ang lola mo, no? In fairness, matutuwa ang friend mo si Mrs. Stella Araneta sa sagot mo na yan. Oh, nako, tingnan nga natin kung truth pa rin. Dito,
sa pangalawang tanong. Ayun, huhuli, Derek. Tanong ng cast ng Care Divas. Nasa Peta Theater mamaya, manood po kayo ng Care Divas. Ako, pagka-bongga-bongga nga musical yan. Takbo na kayo sa Peta Theater mamayang gabi. Tinatanong din ng staff ng BR Chua Enterprises na pinangungunahan ng kanilang mga staff. Ayan. Nirerespeto nyo daw po si Carlo Gonzalez nang kayo ay masalta dun sa tribo ng tala. Pero, ngunit, subalit natapuat nang kinwestiyon niya ang pagkakaroon mo ng immunity bracelet, nagalit siya sa'yo. Kaya ang tanong ng mga matatabilang dila, Miss Maria Isabel Lopez, nawala ba ang respeto mo kay Carlo nang magalit siya sa'yo? Nako, don't lie to Carlo. Yes or no? Hi muna kay Ferdy Lapos at kay Doktora Mabel Capistrano ng Skin and Beyond. Ay! Ang respeto ko kay Carlo, yes or no, kung nawala ba o hindi? Mm-hmm. Nawala! Yun ang tanong, nawala ba ang respeto mo kay Carlo? No. No, hindi daw nawala. Pero nagalit sa kanya si Carlo, and yet, well, baka naman deserving niyang, alam niyang deserving siyang nang namagalit si Carlo sa kanya. Alam mo ha, kinakabahan ako sa mga sagot mo, Miss Maria Isabel Lopez. Ayaw mo ba sumayaw ulit? Well, willing lang naman ako, pero depende pa rin yan sa ating digital lie detector test. Chief Inspector Corpus, nag-no. Resulta. Ay! Gusto ka naman ka naman deny, at tingin ang dog sa lamay. Kung nagkakabistuhan na, ba't kumeetsin pa? Yes or no lang ang sagot, pero huli-huli ka. Shake it, shake it, sweet. From your head down to your feet. Gusto ka na, wag ka na mag-deny. Pag tinanong, don't tell a lie. Huwag nang magmaang-maangan pa. Umeetching ka. Dahil nakalay detector ka. Huli-huli ka. Teka muna sandali. Mag-react naman ako. Meron technical error dahil nung sinasagot ko yung no, hindi sumigipto, walang response dito. Naku? So kumbaga, when I was answering it, hindi accurate yung machine. Hindi, so ano na lang, ito na at lang. At this point, anong reaction mo nung nagalit sa'yo si Carlo? Never na wala ang respeto ko kay Carlo. Ganon? Ang gaganda ng mga natutunan ko sa kanya sa isla, especially ganon? Nung sinabi niya na wag ko daw spoon feed ang anak kong si Mara. Kasi as a mom, may tendency ako na spoon feed ko ang anak ko. So after Survivor ba? Hindi na wala ang respeto ko kay Carlo. Ngunit, ang respeto ko sa quitters, sa bitter quitters, sila ang nawalan ng respeto. Dahil kung ikaw, mother, si Angelicopter at si Jackie Forster, they would have stood by until the end kung igagapang nila anak nila. Uh-huh. So ang respect ko sa kanila, yun ang medyo nawala. Ay. Yes, kasi they're there to for their children. Ganon? Kagaya ko, nasa Survivor Philippines ako for my daughter Mara. So bilang isang ina, pinaglaban ko anak ko. So mas irerespeto ko sila kung pinaglaban nila mga anak nila. Nako ha, in fairness sa dialogue mo na yan ha, kitang-kita ating digital lie detector test eh, tumalon-talon at kumadyot-kadyot. Yeah, oo, pero nga may technical error. Oo, sinabi ko hindi nag-respond eh. Naisip mo pa talaga yung technical error, nag-iisa ka talaga. Kinukontra ko. Hindi, bawi na lang Miss Isabel Lopez dahil ito na ang huli at mga tlong tanong. Huli. Naku, Miss Maria Isabel Lopez, ha, pinag-chismisan sa beauty parlor na habang may nagpapamanicure, pedicure, kulot at foot spa. Pinag-chismisan ni na Jack Uy at Rhea Tan ng Savers Appliance Depot at pati na rin ang mga a-attend sa Elvis, ano yan? Elvis Duck Concert ng UP Mountaineers sa December 9. Abang bongga. Nung lumipat ka sa tala, Miss Isabel Lopez, si Isabel Granada ang tinuring mo na kaibigan. Nakita natin yan sa Survivor. As a matter of fact, nag-promise ka pa na hindi mo siya iboboto. But, pero, ngunit, subalit, natapuat, naku ang mga pabo at ang mga butiki. Nung last tribal council, abay, nakakalokang binoto mo pa rin siya. At ang kapatid niyang si Chucky. Kaya naman ang tanong ng mga matatabilang dila, pati na rin ni Chucky at ni Isabel.
Miss Maria Isabel Lopez, pinlastic mo lang ba si Isabel Granada? Naku, don't lie to me. Yes or no? Yes. Yes! Ay, ang taray, momin. Naku. I'm sure sumabog si Isabel Granada sa sagot mong yan. Nakakaloka. At kita-kita po natin ang dalawang linya na blue boya po ay ang breeding pattern ni Miss Isabel Lopez. Nakapansin-pansin na ang lola nyo, hindi normal ang kanyang paghinga. Ang pula naman na linya ay ang kanyang heartbeat. Sa nasabing tanong ay medyo kumandirit ng bahagya ang kanyang puso. Samantala ang green na linya naman ay ang kanyang sweat pattern. Dalang sabi nila, ang naglalay daw ay pinagpapawisan. Chief Inspector Corpus, resulta. Ayun! Okay, so bakit? Oh, umamin ka naman na yes at truth naman ang resulta. Bakit mo siya pinlasi? Is it part of the game or? Totoo na sa paglalaro ko sa Survivor Philippines as a castaway, hindi ako naging truthful sa kanya. Although, naging truthful naman ako kay Mara dahil strategy ng bulan yon. Inutusan ako ni Gino at ni Mara na i-vote out ko si Chucky at si Isabel. Dahil sila yung malakas. So, hindi ba may kasabihan tayo na blood is thicker than water? Sabagay. Between my promise kay Isabel at yung promise ko sa anak ko na sabi ko, yes, ipo-vote out ko sila. Siyempre, doon ako sa anak ko. Yun so, kumbaga, iba po yung pakikipagplastikan ko nung nandun ako sa Survivor Philippines dahil talaga namang ang goal ko lang naman doon manggulo, i-weekend sila at paglaruan sila. Pero sa totoong buhay niyan, hindi po ako talaga yung ganung klaseng tao na alam I will naman destroy friendship. Oo, alam naman natin siya. Oo. Ginaman sa, taping, di ba? Parang yeah, indie movie. Sa kaso ko kasi, what you see is what you get. As a castaway, what you see is what you see. Ay, ang taray. Malamak ka naman po natin. The very controversial. At bago po ako magpaalam, isang bagay lang po. Damn if you do and damn if you don't. I don't give a damn anymore. Ay, suplada. At syempre pa ang Survivor, araw-araw po yan. Gabi-gabi sa GMA Telebabad. Pakatutukan nyo po yan, mga kapuso. Abangan nyo po, dahil kahit po na vote out na po si Maria Isabel Lopez, nandun pa rin ang espiritu ko sa Tribong Tala at patuloy ko silang iwi-weekend. Ha! Ay, nakakatakot. Umabot ka sa espiritu. Huwag sanang humiwalay sa katawan lupa mo yan. Eto ka na, mga kapuso. May update ang show Vicenta sa kasalukuyang nagaganap sa libing ng ina, ng yumaong ina ni Jake Vargas. Ang aming exclusive interview kay Jake, ilang oras bago ang libing na yan ay matutunghayan nyo na po mamaya dito lang sa Showbiz Central. Magbabalik po kami. Grabe ka! Alam ba kanyang lola nyo? Nag-iisa ko! Tutukan! Mga kaibigan ni na Casey at Piolo, nagsalita na tungkol sa kontrobersyal na hiwalayan. Alam naman nila kung ano yung ginagawa nila, kung mabuti ba or masama. No, he's not gay. That's what you wanna hear. At susunod na ang reality TV drama, Prodigies, Nagkakaingitan. Ang komprontasyon mangyayari live. At kampo ng girlfriend at ina ni Ramjen Revilla, nagkaharap na sa korte. Ang real-life courtroom drama, susunod na!